Maglaro tayo! Simulan natin to agad-agad na! Ano nga ba dapat natin gawin? Narito ang panuto! Suriin kung tama o mali ang mga impormasyon batay sa saknong 69 hanggang 135. Yun yung nakaraan nating aralin! Simulan natin! Ang unang bilang ay parehong mabuti ang ama ni Florante at Aladdin. Tama o mali? Sagot na! Ikalawang bilang, si Conde Adolfo ang sanhi ng lahat ng kataksilan sa Albania. Tama o mali? Dumako tayo sa ikatlong bilang. Nais gantihan ni Aladdin ang kanyang ama. Tama ba yan o mali? Pag-isipang mabuti. Sunod na bilang. Ikaapat, agad na sinugod ng dalawang leon si Florante. Tama ba yan o mali? Sagot na! Ikalimang bilang. Tinulungan ni Aladdin si Florante kahit magkaiba sila ng relihiyon. Tama o mali? Ikalabing isang kabanata, ang mabuting kaibigan. Saknong 136 hanggang 145. Ang mga talasalitaan sa kabanatang ito ay: una, sigalot, away, bilibid, kulungan, agapay, tulong, nilay, isip, kiyas, tindig. Labis ang awa ni Aladdin habang nakikita niyang umaagos ang dugo mula sa mga sugat ni Florante. Inalalayan niya si Florante na tila isang bangkay. Kinalong niya ang walang malay na si Florante. Nais niyang magkamalay na ito. Napaisip si Aladdin kung bakit ito ang sinapit ng binatang ito. Humanga siya dahil may tindig na malabayani, ngunit naawa siya sapagkat may pareho silang hindi magandang kapalaran. Maguluman ang kanyang isip, napanatag siya nang makitang gumalaw na si Florante. Nakahinga ng maluwag si Aladdin nang makita niyang nagising si Florante. Pagdilat ni Florante, hinahanap niya agad si Laura. Hiniling ni Florante na huwag siyang kalimutan ni Laura. Pumikit muli si Florante. Si Aladdin naman ay natahimik. Ayaw ni Aladdin na mabigla si Florante at baka ito ay tuluyang mamatay. Naghintay muna siyang mapayapa ang loob ni Florante. Nais kong pag-isipan niyo ito. Anong mas gusto mo? Tinutulungan o tumutulong? Ikalabing dalawang kabanata, batas ng relihiyon, saknong 146 hanggang 155. Ang mga talasalitaan natin sa kabanatang ito ay: una, nagitla, nagulat, katoto, kaibigan, igtad, bangon, luno, hina, marawal, masama. Nang magising si Florante, ay nagulat siya kung bakit nasa kamay ng isang morog. Agad namang nagpaliwanag si Aladdin na siya ang tumulong at nagligtas sa kanya kung kaya't hindi siya dapat mabahala. Si Florante ay taga-Albania at si Aladdin naman ay taga-Persia. Ang dalawang bayan na ito ay magkaaway, ngunit sa ginawang pagtulong at pagkalinga ay naging magkatoto sila. Dahil sa kwento ni Aladdin, naunawaan ni Florante na utang niya ang buhay sa nagligtas sa kanya sa dalawang leon. Panatag ang kanyang loob dahil magkaiba man sila ng relihiyon, ay inalagaan siya ni Aladdin. Sa kabila nito, ayaw niyang kaawaan siya ni Aladdin dahil nais na niya talagang mamatay. Napasigaw at nanghina si Aladdin sa labis na awa kay Florante. Pag-isipan natin sa kabanatang ito, nababayaran ba ang utang na loob? Ikalabing tatlong kabanata, ang pag-aalaga ni Aladdin kay Florante, saknong 156 hanggang 172. Ang ating talasalitaan ay pinagyaman, inalagaan, yapos, yakap, pangko, kandong, dorado, dilaw, kisap mata, saglit.
Binuhat ni Aladdin si Florante nang makita niyang lumubog na ang araw. Inilapag ito sa isang malapad at makinis na bato. Kumuha ng makakain at inaamo si Florante na kumain kahit konti lamang upang magkaroon ng laman ng tiyan nito. Umidlip si Florante habang ito ay nakahiga sa sinapupunan ni Aladdin. Kinalinga ni Aladdin si Florante buong magdamag dahil sa pag-aakalang may panganib na gumagala sa gubat. Nang magmadaling araw ay nagising na si Florante at lumakas muli ang katawang hapo. Lubos ang pasasalamat ni Florante kay Aladdin. Tuwang-tuwa si Aladdin at niyakap niya si Florante. Pag-isipan natin, magtitiwala ka ba sa ngayon mo lamang nakilala? Ikalabing apat na kabanata, Kabataan ni Florante. Saknong 173 hanggang 176. Ang ating mga talasalitaan ay bumalong, dumaloy, linggatong, bagabag, naparool, napahamak, ambil, palayaw, tinudla, pinana. Naupo ang dalawa sa ilalim ng puno at isinalaysay ni Florante kay Aladdin ang kanyang buhay simula sa una hanggang sa naging masama ang kanyang kapalaran. Si Florante ay pinanganak sa Albania. Sina Duke Briseyo at Prinsesa Floresca naman ang kanyang mga magulang. Kung sa Crotona siya ipinanganak, syudad ng kanyang ina, imbes sa Albania na syudad ng kanyang ama, ay mas naging masaya sana siya. Ang kanyang ama ay naging tagapayo kay Haring Linseyo. Nakwento rin niya na kamuntika na siyang madagit ng isang buitre habang ito'y natutulog sa kinta nung siya'y bata pa. Napasigaw ang kanyang ina. Agad itong narinig ni Menalipo at pinatay ang buitre sa pamamagitan ng pagpana rito. Nung si Florante ay 9 gulang, mahilig siyang maglaro sa burol kasama ang kanyang mga kaibigan at dooy namamana ng mga ibon. Madaling araw pa lang ay umaalis na siya sa kanila at inaabot ng tanghaling tapat. Ngunit hindi nagtagal ang mga masasayang alaala ni Florante dahil iniutos ng kanyang ama na siya'y umalis sa Albania. Pag-isipan natin, totoo bang kung ano ang katangian ng magulang mo? Ganoon ka rin? Ikalabing 5 kabanata, Ang Pangaral ng Magulang. Saknong 177 hanggang 204. Ang ating mga talasalitaan ay malawig, matagal, namayan, tumira, naluoy, nalanta, maniig, masanay, talastas, alam. Sinariwa ni Florante ang turo ng magulang na kung mamimihasa ang isang bata sa saya at madaling pamumuhay ay walang kahihinatnan na ginhawa ito. Ang mundo ay puno ng kahirapan, kung kaya't dapat ay patibayin ang kalooban dahil kapag ang tao ay di marunong magtiis, hindi niya mapaglalabanan ang mga pagsubok na hatid ng mundo. Kung kaya't ipinadala si Florante sa Atenas nung siya'y bata pa upang doon ay mag-aral. Doon ay namulat ang kanyang kaisipan sa totoong buhay. Pag-isipan, mahal ka ba ng magulang mo kung hindi kanya dinisiplina?